Okay, this is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Magandang magandang gabi po sa bawat isa. Tunay nga, ang bawat araw ay mahalaga. Katulad ngayon, marami tayong nagsa-celebrate ng birthday. Kaway-kaway po dyan sa mga birthday celebrants natin na sina... Sister Paz Daulayan, happy birthday po! Kabet del Rosario Centeno. Tama, no? Ah, Centeno del Rosario. Happy, happy birthday po at sa manugang ng Canet. Happy, na asawa ni Janice Talyara. Happy, happy birthday sa inyo. This is the day na ginawa ng Panginoon, napakahalaga ng araw na ito sa inyo at sa bawat pamilya nyo. Alam ko na may purpose ng Panginoon kung bakit ang araw na ito ay ginawa niya. Mahalaga sa bawat isa sa atin. Good evening! Okay na po ba kayo dyan? Today is Wednesday na naman at ilang tulog na lang, ilang araw na lang magkikita-kita na po tayo dyan sa Urdaneta, sa Palmera, sa Hagunoy, sa Talipapa. Yun. Sa Laguna. Okay. Yun. Kaya excited na po kami at kami ay naghahanda para kayong lahat ay makitang face to face. And we will worship and study the Word of God together. Kaya ngayong pong gabi, patuloy tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. Napakaganda po ng pag-aaralan natin. Pero bago po yan, bakit nga ba natin pinupuri ang Panginoon? Pinupuri ba natin ang Panginoon dahil sa mga pagpapala niya? Pinupuri ba natin ang Panginoon dahil sa mga himala niya? Pinupuri ba natin ang Panginoon dahil sa magagandang bagay na nangyayari sa buhay natin? Or, pupurihin ba natin ang Panginoon regardless, even if, dahil siya ay siya? Dahil siya ang ating malilikha? Dahil siya ang ating ama? Ang ating tagapagligtas? Samahan niyo po ako. Umpisan po natin ang ating pag-aaral, pagmumuni-muni ng salita ng Diyos. Pumasok muna po tayo sa presensya ng Panginoon at awitin natin bakit nga ba. Pinaglilingkuran, bakit
aking pinasasalamatan. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong ibigin ka dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Tunay nga po, Panginoon, mahal ka po namin at wala nang ibang hihikit pa sa pagmamahal na ito. Panginoon, salamat po, O Diyos, sa pagmamahal mong ibinigay sa bawat isa sa amin na kahit ang buhay mo ay binigay mo para sa kami ay maligtas. Pinupuri ka namin, luluwalhati ka namin, hindi dahil sa magagandang bagay na nangyayari sa buhay namin, hindi dahil kami ay gumaling, hindi dahil marami kaming pagpapalang natanggap. Pinupuri ka namin, Panginoon, dahil ikaw ay ikaw. Ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang aming creator. Ikaw ang aming provider, Lord God. Ikaw ang aming protection. Ikaw ang aming muog. Ikaw ang aming sandigan. Ikaw ang katugunan sa lahat ng aming mga dalangin, Panginoon. Maraming maraming salamat po sa pagiging Diyos mo, sa pagtawag mo sa amin bilang isang anak mo, Panginoon. Hindi ba namin matumbasan yung pagmamahal mo, Panginoon? Nawa, makita mo yung puso namin, maitama namin yung puso, isipan namin ngayong mga sandaling ito. Pinisin mo kami, O Diyos. Patawarin mo kami. Gabayan mo po kami sa aming pag-aaral ngayong gabi, O Diyos. Pagliwanagin mo ang lahat ng ito sa amin at maisapamuhay po namin ang iyong mga salita. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat at sa iyo ang luwalhati. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Okay, pa-shout out po sa pamilya ni Paul, kay Kay, kay Johan, kay Mateo, kay Jairus, kay Paula, sa mga kasama namin dito sa bahay. So, pasensya na po kayo kung meron kayong narinig na kumakalabog, na yabag. So, dahil may sumasayaw. So, yung aming apo na si Mateo ay sumasayaw BTS dance habang kami ay kumakanta. May interpretative dancer tayo. Okay. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Nako, excited pa rin po ba kayo na patuloy tayo nagbubulay-bulay ng kanyang mga salita? Ang ating pag-aaralan ay mula sa 1 Samuel chapter 4. The whole chapter po yung pag-uusapan natin sa gabing ito at kung papansinin po ninyo, kung kayo po ay nag-a-advance reading dito sa 1 Samuel, nasa chapter 4 na po tayo, makikita po natin, mga kapatid, na mukhang itong chapter 4 ay isang malungkot na kwento. No? Malungkot dahil ang motive po ng chapter 4 ay tragedy, no? Trahedya, no? Disaster. Kung mapapansin natin na hindi maganda ang kaganapan na naganap. Pero ang tawag po dito sa Bible ay literary
tragedy. Okay? Isa po itong uri ng literature na kung saan ang pinakatema niya ay trahedya. Bakit po trahedya? Okay? So, mapapansin po natin, sunod-sunod po yung naging trahedya sa kasaysayan ng Israel. In fact, ito po ay isa sa pinakamadilim na kasaysayan sa Israel. No, bakit po madilim na kasaysayan sa Israel? Malalaman po natin yan mamaya kung bakit. Maituturing natin na isang madilim na kasaysayan ang naganap sa kasaysayan ng Israel sa panahon ng dito sa 1 Samuel chapter 4. At medyo, I know, habang binabasa ko po ito, medyo naramdaman ko po yung kalungkutan. Dahil the glory of God is gone, no? Sa kasaysayan po ng Israel, no? When the glory of God is gone, makikita natin disaster after disaster yung maaring mangyari. So, sige po, buksan na po natin ang ating mga banal na kasulatan, no? Dito po sa chapter 4. At makikita po natin, sabi rito, ito po yung pinaka-setting, no? At the time Israel was at war with Philistines. O yun po yung pinaka-setting. Merong digmaan laban sa mga Palestine yung mga Israelita. At yung mga Israelita po, ang sabi rito, nagkampo sila sa Ebenezer. At yung mga Philistine naman ay nasa gawin ng Apek. So makikita po natin merong dalawang kampo. Yung kampo ng mga Israelita at kampo ng mga Philistine. Subalit, sabi sa verse 2, the Philistine attacked and defeated the army of Israel, killing 4,000 men. Now, imagine po ninyo, kayo po ay bahagi ng mga Israelita. Tapos, naranasan po ninyo itong pagkatalo, the defeat of the Israelites, no? Na kung saan 4,000 katao ang namatay dun sa digma na yon. So makikita po natin, medyo dun pa lang sa opening story, makikita na natin malungkot na dahil natalo po ang mga Israelita. At 4,000 sundalo ang namatay. Subalit, dito po natin makikita na unti-unti talagang nagde-deteriorate yung spiritual lives ng mga Israelita. Na kung saan, makikita natin dito yung tinatawag na the superstitious belief of the elders. Ito ang isang malaking anomalya dito, mga kapatid. The elders of the Israelites, meron silang naging presumptuous behavior dito na kung saan makikita natin sa verse 3 yung kanilang naging interpretation at kung ano naging solution nila dun sa naging problema nila. Sabi dito sa verse 3, pakibasa nga si sweetheart, verse 3. After the battle was over, the troops retreated to their camp and the elders of Israel asked, why did the Lord allow us to be defeated by the Philistines? Then they said, let's bring the Ark of the Covenant of the Lord from Shiloh. If we carry it into the battle with us, it will save us from the enemies. Okay, no? So yung mga elders ng Israel, nagtataka sila. Ang tanong nila, bakit pinahintulot ng Diyos na tayo'y matalo ng mga Philistines? At 4,000 sundalo ang namatay dun sa digma na yon. Bakit? No? Bakit kami natalo? Bakit tayo natalo? Bakit pinahintulutan ng Panginoon na tayo'y magapi ng ating kalaban? Siguro kung minsan yun din ang tanong ng bawat isa sa atin, no? Bakit dumarating yung mga defeat sa buhay natin? Bakit parang tayo'y talunan? At pansinin po ninyo yung naging resolution nila. Ano yung kanilang naging resolution? Let us bring the Ark of the Covenant of the Lord from Shiloh.
If we carry it into battle with us, it will save us from our enemies. Kasi ano ba yung ark? Ano ba yung na-represent ang ark? Of course, binanggit na po natin yan kagabi, no? Yung Ark of the Covenant, it represents the presence of God. Para sa kanila, kung dadali nila yung Ark of the Covenant doon sa battle, maaari tayong manalo at magapi natin yung ating kalaban. So yun yung naging assumption po nila. Pero papansinin po natin, mga kapatid, hindi po nabanggit na sila'y nanalangin man lang, o kaya hindi po nabanggit na sila'y humingi muna ng guidance mula sa Diyos. Nagkaroon sila ng tinatawag na presumptuous mentality na kung saan, kung dadali natin yung Ark of the Covenant, tiyak ako, mananalo tayo. Magagapi natin yung ating kalaban. So, dito makikita natin, mga kapatid, yung mga Israelites, they depend on human wisdom, no? Rather than humingi sila ng guidance sa ating Panginoon. Humingi sila ng wisdom mula sa Diyos. Wala tayong nabanggit, wala tayong nabasa na sila'y nanalangin, sila'y humingi ng guidance, sila'y humingi ng wisdom mula sa ating Panginoon. At makikita natin, mukhang deliberately, makikita natin, walang nabanggit na humingi muna sila ng gabay mula sa ating Panginoon. Para sa kanila, pag dinala nila yung Ark of the Covenant doon sa digmaan, para sa kanila, yun ang magliligtas sa kanila. Pero, ano nga po ang nangyari? Pagdating po ng verse 5, when all the Israelites saw the Ark of the Covenant of the Lord coming into the camp, their shout of joy was so loud, it made the ground shake. Bay, nag-rejoice kagad sila. Ang assumption nila, heto na ang magliligtas sa atin, yung Ark of the Covenant. Okay? Yun ang assumption nila. So what is the assumptions of the elders and the people about the Ark of the Covenant? The Ark of God or the Ark of the Covenant symbolizes His presence and power that their enemy should be afraid of. Sigurado, matatakot ang ating mga kalaban dahil dala-dala natin yung Ark of the Covenant. Pero mapapansin natin, mga kapatid, ang tanong, yun ba ang kalooban ng Diyos? Kailangan ba talaga dalhin yung Ark of the Covenant doon sa digmaan? Meron bang pahintulot ang Panginoon? Meron bang word si Lord na kailangan dalhin nyo yung Ark of the Covenant doon sa digmaan? O yung pong Ark of the Covenant, para sa kanila, nagsisilbing good luck. Okay? Di ba minsan may mga ganyan tayong anting-anting. Oo, parang ginawa nilang anting-anting yung Ark of the Covenant. Parang magkakaroon ng magic or magkakaroon ng good omen. Dahil kasama nila yung Ark of the Covenant. Di ba kung minsan ganyan din po tayo, mga kapatid? May mga presumptuous mentality tayo na hindi naman talaga yun ang kalooban ng Diyos, pero inaakala natin yun yung mabuti nating gawin. At mukhang, sabi ko nga sa inyo, mukhang walang pahintulot ang Diyos. At kung mapapansin po ninyo, intentionally, si Eli bilang high priest, wala po siyang naging dialogue. Wala siyang sinasabi. Dito natin makikita na naging very passive si Eli dahil wala siyang sinabi. Hindi siya kumontra. Hindi siya nagtanong kung kinakailangan ba talagang dalin yung Ark of the Covenant doon sa digmaan. Ngayon, makikita natin, isa pang assumption nila, mga kapatid, the Ark of God will fight for them.
and defeat their enemies. Okay? Ang pagtitiwala nila, mga kapatid, ay na doon na sa object, doon na sa ark of the covenant, rather than ang pagtitiwala nila ay sa Diyos. Nakita po ba ninyo yung malaking distinction? Kuminsan, ang pagtitiwala nila na doon na sa ark of the covenant, hindi mismo talaga sa Diyos. Kasi yung pong ark of the covenant, simbolo lang yon. Nire-represent lang nun ang presensya ng Diyos. Pero ang pagtitiwala, mga kapatid, hindi dun sa Ark of the Covenant. Kung hindi ang pagtitiwala, dapat sa Diyos pa rin. Di ba kumisan nalilihis po tayo? Na kumisan nagtitiwala tayo in our own wisdom, nagtitiwala tayo sa ating sariling kakayahan, o kaya may mga object of worship na parang inaakala natin yun yung makakatulong sa atin na parang good luck or good omen or parang anting-anting yung mga object na yon na magbibigay sa atin ng tagumpay. Parang mga Pilipino rin yung mga Israelita kung pag-aaralan natin. No? Minsan may mga ganun tayong assumption. Ngayon, nagulat yung mga Pilistin. No? Nagkagulo rin sila. Ano? Ano nangyayari? Bakit sila sumisigaw? Bakit sila parang nagdiriwang? Ano ba nangyari? So nabalitaan nila, dinala nga ng mga Israelita yung Ark of the Covenant dun sa digmaan. So sabi nila, this is disaster, ano? At ngayon lang tayo makakaranas ng ganitong mga pagsubok. Sino ang makakapagligtas sa atin laban sa Diyos ng Israel? Yun ang sabi nila. And they are, sabi nito, they are the same gods who destroyed the Egyptians with plague when Israel was in the wilderness. Kaya nga sabi nila, fight as never before, Philistine. If you don't, we will become the Hebrew slaves just as they have been ours. Stand up like men and fight. Abay, lalong pinagbuti nila yung kanilang pakipagdigmaan laban sa mga Israelita. So ano nga po ang nangyari? Pagdating po ng verse 10, mga kapatid, sabi rito, so the Israelites fought desperately. By lalong tumapang at lalong naging nagpursigi sila na manalo laban sa mga Israelita. At ang sabi rito, the Israelites was defeated. No? The Israelites was defeated again. No? Natalo uli. Natalo uli. Di ba ang akala nila, kapag dala na nila yung Ark of the Covenant, mananalo na sila. Yun ang assumption nila. Pero bakit natalo uli? The Israelites was defeated again. At alam nyo, ayon sa kasaysayan, the slaughter was great. 30,000 Israelite soldiers died on that day. Nung nakaraan, 4,000. Subalit ngayon, kahit dinala na nila yung Ark of the Covenant, nagulat sila kasi natalo pa rin sila. At umabot po sa 30,000 soldiers died at that day. So, another disaster po yun. No? Another tragedy. So, sabi ko nga sa inyo, tragedy after tragedy itong nangyari sa kasaysayan ng Israel. At hindi lang po yun ang pinakamalungkot, no? The tragic capture of the Ark of the Covenant by the Philistines. Sabi sa verse 11, the Ark of God was captured. Eh, dinala nila sa digmaan eh. Eh, natalo sila. So, yung Ark of the Covenant, nakuha, na-captured ng mga Philistines. Di ba trahedya yun? Eh yung po namang Ark of the Covenant, yun ang sumisimbolo sa presensya ng Diyos. Pero nawala, nakuha ng kalaban yung Ark of the Covenant of the Lord. Kumbaga sa ano, naging trophy
nung kalaban, kinuha nila yung the Ark of the Covenant mula sa mga Israelites. At hindi lang po yun ang naging trahedya. Maging yung anak ni Eli, si Hophni and Phinehas, the two sons of Eli, were killed. They died a violent death. Nagkaroon ng katuparan yung sinabi ng Panginoon kay Samuel na yung iyong mga anak, yung iyong descendants will die a violent death. That's another tragic. Okay? If you will notice, tragedy after tragedy after tragedy yung nangyari sa Israel. At hindi lang po yun, mga kapatid. Pang-apat na trahedya. The tragic death of Eli. Si Eli mismo, nung habang siya ay nahandun sa labas ng templo, inaantay niya kung ano ang resulta nung kanilang pakikipagdigma laban sa mga Philistine. At dinala nga yung Ark of the Covenant. Subalit mayroon pong isang survivor na nagbalita kay Eli na kung saan sinabi nitong nagbalita kay Eli, the Ark of the Covenant has been captured. The people have been slaughtered and your two sons, Hophni and Phinehas, were also killed. Verse 17, and the Ark of God has been captured. Nabalitaan ni Eli kung ano nangyari. Namatay ang kanyang dalawang anak, tragic death. Na-slaughtered yung 30,000 soldiers on that day. At hindi lang po yun. The Ark of the Covenant has been captured by the enemy. Nung binanggit po yun sa verse 18, nung messenger, ano po nangyari kay Eli? Bumaliktad po si Eli patalikod, no? He fell backward from his seat beside the gate. He broke his neck and died, for he was old and overweight. Aray ko. Okay. So, nung nabalitaan ni Eli, eh tumumba na lang siya pabaliktad. Palagay ko, inatake siya sa puso. Dahil, the Ark of the Covenant has been captured. Yun ang dahilan kung bakit hindi niya kinaya na hindi lang napahamak yung kanyang dalawang anak, hindi lamang napahamak yung 30,000 soldiers, kung hindi the Ark of the Covenant has been captured by the Philistines. At yun po ang naging sanhi ng kamatayan ni Eli. Trahedya at tragedy after tragedy yung nangyari sa Israel during that time. Now, sa verse 19, makikita natin, si Eli, meron po siyang daughter-in-law. No, hindi na pinangalanan, pero siya po'y asawa ni Phinehas. Noong panahon na yon, siya po ay nagdadalang tao. In fact, malapit na po siyang manganak. Subalit nung narinig din po niya na yung Ark of the Covenant has been captured at namatay po yung kanyang father-in-law, si Eli, at namatay din yung kanyang asawa na si Phinehas. Abay, trahedya po yun. Alam niyo po ang nangyari? Sabi rito, she went into labor and gave birth, and she died in childbirth. Another tragedy. Namatay yung asawa ni Phinehas nung siya ay nagle-labor hanggang sa siya ay manganak. Ngayon, namatay po siya. In fact, ang sabi rito, bagamat siya po ay in-encourage ng mga midwives, pero halos hindi na niya nakita yung kanyang anak na lalaki.
She did not answer or pay attention to them. At alam niyo kung anong ipinangalan? Dun sa bata na ipinanganak. Ang pangalan po nung bata ay pinangalan ng Ikabod. Okay? Which means, where is the glory? No? For she said, Israel's glory is God. Israel's glory is God. Ibig sabihin, parang yung favor ni Lord, yung blessing ni Lord, yung presensya ng Panginoon, yung kaluwalhatian ng Diyos has departed from them. Okay? Posible po pala na hindi na nila maranasan yung presensya ng Diyos, yung kaluwalhatian ng Panginoon. Mawala ang favor ni Lord o yung blessing ng Panginoon. At ito po yung isang malungkot na pangyayari. Sabi niya, verse 22, then she said, the glory has departed from Israel. For the ark of God has been captured. The glory of God has departed from Israel. Kaya nga po, makikita natin. Tragedy after tragedy ang naranasan ng mga Israelita sa panahong ito. Well, kung i-evaluate po natin, mga kapatid, ano bang naging dahilan? Una, mga kapatid, God's glory lives when they rebel against God. God's glory lives when they rebel against God. Si Eli, mga kapatid, bilang high priest, mas pinarangalan niya yung kanyang mga anak kaysa sa Diyos. Tinolerate niya yung ginagawang kasalanan ng kanyang mga anak. Isang malaking offense na nagawa ni Eli, yung pinahalagahan niya ang kanyang mga anak kaysa pahalagahan niya ang Diyos. He violated the first commandment. Hindi lang po yun. Si Eli mismo at yung kanyang mga anak. Yung kanyang mga anak naging greedy, naging violent, naging wicked, naging corrupt, at nilapastangan nila yung sacrifices and offering in the temple. At hindi lang yun, handun pa yung sexual immorality inside the temple. At dito natin makikita, they rebel against the Lord deliberately. Alam nila yung kanilang ginagawa, pero intentionally, they rebel against the Lord. Hindi lang po yun. Hindi lang si Eli, hindi lang si Hophni and Phinehas bilang mga priests, even the elders of Israel, nabasa natin, di ba? Naging presumpto sila. Meron silang mga tinatawag na superstitious belief. Bakit nila dinala yung Ark of the Covenant dun sa battle? Ni hindi man lang sila humingi ng guidance mula sa Panginoon. Hindi sila man lang nanalangin mula sa Diyos. Di ba kung minsan ganyan din tayo? Minsan, minamanipulate natin ang Diyos.
Okay? Minamanipulate natin ng Diyos. Pinipilipit natin yung kamay ng Panginoon para mangyari yung gusto nating mangyari. Isa po yun sa malaking mistake ng mga elders ng church, elders ng Israel, na kung saan pinilipit nila ang kamay ng Diyos dahil minamanipulate nila ang Panginoon. No? So, God's glory leaves them when they rebel against Him. Mga kapatid, ito po'y isang malaking babala sa ating lahat. Bagamat tayo rin po bilang bayan ng Diyos, sabi natin na nasa atin ang Espiritu ng Panginoon. Sumasa atin ang Kanyang presensya, nananahan sa atin ang presensya ng Diyos. Ikaw ay isang mananampalataya. Pero kung ikaw ay isang mananampalataya, pero intentionally, deliberately, blatantly, you rebel against God, mararanasan mo rin yung disaster, yung tragedy sa iyong buhay when you rebel against God. Yun po yung principle dito na nakita natin. When we rebel against the Lord, God's glory will leave us, will be departed from us. Pangalawa, disobedience draws out disaster. Kasunod ng disobedience, disaster. Kung mapapansin po ninyo, sunod-sunod yung mga naging disaster, ang trahedya, ang ugat, disobedience. Pagsuway, paglapastangan sa Diyos, blasphemy, disobedience, deliberate and intentional disobedience against God. In other words, they rebel against God. It draws out disaster. It invites disaster when we disobey intentionally ang kalooban ng Panginoon. At dito rin natin makikita, mga kapatid, yung superstitious belief leads to unscriptural behavior. Yung mga superstitious belief nila, it leads to them unscriptural behavior. Can you imagine? They brought the Ark of the Covenant into battle without God's permission. Kaya napakahalaga po, mga kapatid, na sa bawat desisyon natin, sa bawat hakbang natin, dapat isasangguni natin sa Panginoon. Naalala ko yung talata doon sa Proverbs chapter 3, no? Maliwanag po yung sinasabi sa Proverbs chapter 3, na kung saan sinabi rito sa Proverbs chapter 3, okay? Binanggit po dito, mga kapatid, sa Proverbs chapter 3. Nasaan na yun? Yan. Sabi dito sa verse 5, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your paths straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and turn away from evil. Mukhang binayolate nila ito. Hindi sila nagtiwala sa Diyos. Nagtiwala sila sa sarili nilang understanding.
sa sarili nilang instinct or wisdom, ni hindi sila humingi ng gabay sa Diyos. Kaya nga sabi ng Bible, no, in all your ways, acknowledge Him. At ang pangako, He will make your paths straight. Kumusta po mga kapatid sa gabing ito, ang ating Christian life? Sumasa atin pa rin po ba yung favor, blessing, guidance, leading, conviction ng ating Panginoon? Sinusunod ba natin yung kanyang kalooban? O yung kalooban na natin ang siya nating sinusunod? Sa gabing ito, mga kapatid, hayaan natin yung salita ng Diyos ay maging salamin ng ating buhay. In fact, hindi po nasulat itong mga kasaysayan na ito kung wala pong lesson na maaari tayong matutuan. Ano lesson dito? Una, sumunod ka sa kalooban ng Diyos. Magtiwala ka sa kapangyarihan ng Panginoon, hindi sa sarili mong kakayahan. At of course, no, dito makikita natin, dapat talikuran natin ang anumang uri ng kasalanan, anumang uri ng pagsuway, anumang uri ng pagrerebelde sa Diyos. Dahil ang kasunod lagi ng disobedience ay disaster, trahedya, kalamidad kung tayo po'y patuloy na mamumuhay sa pagsuway sa kalooban ng Diyos. Sana po sa gabing ito, mga kapatid, ay meron tayong natutuhan mula sa banal na kasulatan na ating natunghayan mula sa 1 Samuel chapter 4. Tita, pray tayo. Okay po. Are we doing it on our own? Yung bang buhay natin, nabubuhay ba tayo sa sarili nating kagustuhan, sa mga bagay natin at sa kapamaraanan na gusto natin? Are we allowing God or are we asking God sa direction niya sa buhay natin? And if we ask God, tayo po ba ay sumusunod o tumatalima sa anumang kagustuhan ng Panginoon? Manalangin po tayo. Panginoon, ngayong gabi, pinakita mo sa amin, O Diyos, yung salamin ng buhay namin na marami sa maraming pagkakataon sa buhay namin. Ginagawa namin, nabubuhay kami nang naaayon sa kagustuhan lamang namin. Maraming serye po sa buhay namin na hindi namin nilalapit sa iyo kung ano ba yung kalooban mo, kung ano ba yung daan mo, kaparaanan mo para sa buhay namin, buhay ng pamilya namin, buhay ng mga mahal namin sa buhay. Lord, ngayong gabi, pinakita mo na kailangan po pala na makita namin yung kalooban mo para sa amin. At ang kalooban mo ang pinakamagandang sundin sa buhay namin. Panginoon, patawarin mo po kami. Dahil sa dami ng failure namin sa buhay, minsan ito'y isinisisi namin sa iyo at kami nagtatanong bakit. Bakit nangyari sa amin ito? Ngayon pinakita mo po sa amin, O Diyos, why you are allowing things to happen in our lives. Bakit sometimes we are suffering. Minsan, hindi maganda ang mga kalagayan namin. Dahil hindi namin nasumpungan ng kalooban mo. At ang alam namin na ang pagkalooban mo, yun ang best for all of us. Patawarin mo kami. Patawarin mo po kami.
Hayaan mo, Panginoon, na sa bawat araw, sa bawat pagising namin sa umaga, ang idalangin namin ay ang masumpungan namin sa bawat araw, sa bawat sandali na aming buhay ay yung best para sa amin, yung kalooban mo. At pag nadinig namin ito at natunghaya namin, kami ay tumugon sa lahat ng ito. Maraming salamat po ngayong gabi, O Diyos. Maraming salamat sa pangungusap mo sa bawat isa sa amin. Alam po namin, tutugunin mo ang desire ng puso ng bawat isa. Dinadalangin namin ang mga kapatiran namin na may mga gustong itaas na panalangin para sa iyo. Kami po ay nakikisa sa bawat isa sa kanila. Tugunin mo po ito. Tugunin mo ang kagalingan na hinihiling nila. Tugunin mo po, O Diyos, ang mga pangangailangan nila. Tugunin mo po, Panginoon, ang mga trabaho na nawala sa kanila. Tugunin mo ang pagkakaisa ng buong pamilya. Tugunin mo na may ang pagmamahalan ang manguna sa bawat isa, Panginoon. Alam po namin, O Diyos, na kung kami ay tutugon at susunod sa iyo, pagpapala, Panginoon, ang kasunod nito. Maraming maraming salamat sa pagtagpo mo sa amin ngayong gabi. Tunay nga na ikaw ay aming pupurihin dahil ikaw ay ikaw. Purihin ang pangalan mo, O Diyos. Kilala, ginugunita ang iyong pagmamahal sa amin. Inialay mo ang iyong sariling buhay para sa aming kaligtasan. Nanawag ka rito sa mundo upang magkatawang tao, upang ikaw ay mamatay sa krus ng Kalbaryo upang tubusin kami sa aming mga pagkakasala. Ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang kordero ng Diyos. Ikaw ang aming Mesiya, O God. Ikaw ang aming Kristo. Sa gabing ito, Panginoon, muli kaming kakain ng tinapay. Sumasagisag sa iyong katawan. Nagpapasalamat kami sa iyong ginawang sakripisyo para sa aming kaligtasan. Makapagin, sabay-sabay tayong kumain. Ang iyong dugo ay banal at sa
sapat upang ang aming mga kasalanan ay mapatawad. Kinikilala namin na pinatawad na kami sa aming mga kasalanan dahil sa sakripisyo ng aming Panginoong Jesucristo. Ang kanyang dugo ang naging kabayaran ng aming kaligtasan. At pinagtibay ang aming pakikipag-ugnayan sa Diyos at ito'y sinailyuhan sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Mga kapatid, sabay-sabay tayong uminom, tanda ng ating pasalamat, pagkilala sa ginawa ng Panginoon para sa atin lahat. Yun, maraming salamat po muli. Natapos mo muli ang Wednesday ng ating Devo. So, happy birthday po kay Ati Paz Daulayan. God bless you po. Maging kay Kabet Centeno del Rosario. So, salamat po sa Kanori na nanonood ngayon. Kaway-kaway sa ating SOCMED. Naghihintay po kami ng inyong bato para sa amin. Thank you so much. Hindi po naglo-load sa akin. Sister Annalyn Flores, kung ano lang po yung Ate Evelyn Gamboa, Karika Castillo, Kuya Ray Gonzalez, Sister Marivic Bellasenor, Mary Jane De Guia Perez, Kuya Ray Gonzalez, Ate Joanne Galang, Kuya Jerry, Brother Jack Indipan. Okay, ayun, hindi po natin nakuha kung sino ang mga nanood ngayong gabi. Ayaw mag-load. So, tinatawagan namin yung SOCMED. Please help us. Bato-bato rin pag may time. Ayun. Kaya, magkita-kita po tayo bukas. Ayun. Sister, thank you, Brother Rod. Sister Myla Tubera, Brother Rex Gusti, Brother Ahmed Kapuyan and Mami Getty, Brother Aldwin, Paul Jetro, Kay, Johan, Mateo, Jubes Lopez, Ate Che, Mami Cecilia, Mark Jester, hello, thank Wilma, you. Wilma, Wilmerlin, Cyrene, Arlene Uson, Kuya Bobby Gonzalez and Ate Percy, Melanie Lanusa, Melary. Lanusa, Ka-Edith De Guia, Sister Weng Perel, Maurita Alcaraz, Nathan Delosario, Jade, Glenda Martin, hello! Lola Peteng, maghintay po kayo sa amin. And Marnie Milion, Tito Ben and Tita Judy, Yumi San, Sister Susette Empainado, Sister Emma Gonzalez, Mom Erlinda Cruz, Cyrene, Mom Erlinda, dadalaw po kami sa inyo. Cyrene Tamiing, Dayanara Sibayan, Mendoza, Mendoza. And Sister Josepa Culanay, Brother Edmundo Culanay, Maribic Villaseñor, Sister Annalyn Flores, Jesusa Culanay, Alma Garcia Aguilar, Ate Tess Tisha Del Rosario, April Tamiing, Melody Lanusa, hello. And Jerome Harder, Brother Augusto Bananan and Sister Des, and Kaning Ning Jimenez, hello po. Sister Jenny Rojas Reyes, Mabel Makadandang, Alakdis Nestor, Nestor, hello Brother Nestor, Nanay Lolita, Tatay Ador and Edna Kabet, ang ating birthday celebrant Kabet Centeno del Rosario, Kabolong Boyong Shane Kanet, Kaboy Panganiban, Sister Rachel Kim, hello Aya, at yung mga hindi po namin nabanggit, ayan. Joanne Galang, hello. Karika Castillo, Mary De Guia Perez. Oh. Yung mga hindi po namin nabasa at nabanggit, hindi po nakita, hindi po nag-appear sa mga cellphone, laptop ng ating SOCMED. Alam po ng Panginoon kung sino kayo at patuloy po namin kayong ini-encourage, lalo na po yung mga first-timer natin. Alam ko po na nowadays marami po tayong first-timer na dumadalo ngayon. Sana po hindi po lamang ito ang una yung pagdalo, kundi ito po ang umpisa. So salamat po dun sa 13 na sharer natin ngayong gabi. Yun! Naway patuloy nyo pong ibahagi sa iba itong ating link. Yun! Huwag nyo pong kakalimutan na pag open pa lang po ng cellphone nyo,
i-share nyo na po kaagad para yung mga kaibigan nyo, sabay po tayong, kayong nanonood sa bawat, sa ating devotion. Okay, good night. Good night and God bless you. See you soon. Don't forget to share, like, follow, and subscribe. Amen.